Ang topic po natin ngayong umaga ay ito po, money matters. Kung babasahin mo yon, money matters. Parang usapang pananalapi. Pero hindi po yon. Ito ay money matters. Ulitin nga po ninyo yun. Matters. Ibig sabihin, mahalaga sa Diyos. Dahil mahalaga sa Kanya o mahalaga sa atin yung pananalapi sapagkat ito ay mula sa Diyos. At wala tayong pag-aari na hindi sa Diyos. Pwede bang masabi mo rin sa iyong katabi, kasama ang buhay ko? Yun, Diyos ang may-ari. Kaya yung mga umuwi na kay Lord, yun ang mayapa, tawag natin doon ay binawian ng buhay. Hindi namatay, kundi binawian ng buhay. Sapagkat ang buhay natin ay hiram at lahat ng bagay na meron tayo ay hiram lang sa Panginoon. At nais ng Panginoon na tayo ay turuan kung paano. At alam nyo, itong money matters ay napakahalagang topic dahil dito umiikot ang buhay ng mga tao. Ito problema ng, lalo na tayo, nasa third world country, ang ating ambasyahan sa atin, third world tayo. Marami ang namumuhay in poverty. Ang rate ng poverty sa Pilipinas, mataas. Kaya ito pong titingnan natin ngayon, yung achieve the God-given goal, ang lahat ng ito ay may kinalaman sa mga binigay na sa atin ng Diyos. At ito po, iisa-isahin natin. Ito po yung pitong yon. At ang problema ng tao dito lamang umiikot. Unahin muna natin, anong meaning ng health? What is the meaning of health? Health is a state of complete physical, complete mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Hindi yung wala kang karamdaman. Kahit ka ikaw ay walang sakit, walang lagnat, pero tayo unhealthy kung hindi tayo nagpa-function yung ating social being, yung relational. Kaya yung spiritual health natin, pinag-usapan natin, physical, sabay-sabay, basahin po ninyo kasabi ko. Umpisahan natin. Okay, una, spiritual, physical, mental, emotional, relational, vocational, at ngayon ay financial. At nais ng Panginoon na maunawaan natin na ito ay pinagkaloob niya sa atin. It's a gift of God. At nais niya tayo ay maging manager. Maayos natin na ito ay ating maipamuhay. Alam naman natin, kalimitan, yung intellectual, yung mental health, yan ang talagang napapag-igtingan ng mga tao. Gusto yung competition, laging honor, laging first honor ang anak, laging pinakmataas, dadalhin sa mamahaling school. Elementary pa lang, gagastos na ng libo-libo, ay magka-college pa yan. Ay nakikita natin, ang focus natin, intellect. Kaya, yung spiritual, kalimitan ito ang naiiwan. Now, bakit ang tinitingnan natin dito, money matters? Tatlong bagay ito na pinakamimithi ng tao. Ito ay money, sex, power. So doon umiikot yan pagka yung may pera, money, sex, power. Kaya included yung money. Pagka maraming pera ang isang tao, hindi niya gustong nasa top Fortune 500 lang siya o siya ang richest man in Asia. Hindi lang yon. Ang gusto niya, nasa top Fortune 500 siya at nais niya siya ay recognition. Siya ang pinakamayaman at hindi lamang yon, walang silbi yon kung hindi ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lupaing tinitirhan mo. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa isang region, like sa Ilocos o sa Cavite, ikaw ang pinakamakapangyarihan. Ikaw ang makapangyarihan sa Pilipinas, ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo. Gusto ng tao fame, gusto ng tao yung siya ang nasa top. At yon ay desire na ng tao. Yon ay gusto na niya. Gusto niyang lagi ang siyang nasa ibabaw, siya nananalo, siya ang first honor, siya ang nire-recognize. At pag hindi siya na-recognize, natitisod, hindi na bumabalik sa church, kaya I recognize all of you now. Okay. Amen po tayo doon. Now, dito tayo mag-i-spend ang ating buong buhay. At bakit mahalaga itong message na ito po? If you don't learn to manage your money, money will manage you. Kaya kalimitan, yan siya sabi, ikaw napamukhang pera mo. Nakarinig na ba kayong ganoon? Ikaw napakamukhang pera mo.
Mukha kang salapi. Masakit na salita, hindi po ba? Salita, mukha kang salapi. So, ito, ititingnan natin kung paano natin ito hinandle, sapagkat ang mahalaga sa Diyos, hindi yung dami ng iyong hinahawakang pananalapi, kundi ang mahalaga sa Diyos ay kung paano mo hinahandle ito. Hindi dahil sa gusto nating magkamal tayo ng marami, hindi po yun ang mahalaga, sapagkat ang lahat ng ito ay temporal na pahiram lang sa atin ng Diyos. So ito ay napakahalaga. So money will not manage you. You have to learn how to manage your money. And not money, ma-manage ka ng iyong pananalapi. Yung money mo na nagdi-direct na iyong buhay. Bakit ganyan ka? Ang mata mo, ang eye bag mo, napakakapal na. Hindi makatulog. Bakit? Nalulugay ang negosyo. Nag-iisip ako kung saan ako magtatayo ng branch para mas lalupan lumago. Kaya, yung pananalapi, yan ay focus ng ating buhay, ng karamihang tao. Amen po. Ito po, everything that we have is from God. Yan ang unang-unang dapat nating matingnan sa ating buhay. Sabi niyo ngayon, lahat ng meron ako ay mula sa Diyos. Yan ang unang-una kong sinabi kanina. Kaya lahat tayo lagi nating maintindihan. Lahat ng meron ako mula sa Diyos. Pati buhay ko mula sa Diyos. Ang anak ko mula sa Diyos. Amen po. God-given ang lahat ng meron tayo. Tayo ay nagmamanage lang. We are just managers ng mga pinagkaloob sa atin ng Diyos. All belongs to God, including me, including myself. Sabi niyo ngayon, all belongs to God, including myself. Lahat yan belongs to God. So, ang lahat ng ito ay pahiram lang at wala kang dala. Sabi po sa Bible, sa 1 Timothy 6:7. Sign po natin. Tingnan niyo po. Okay, ready, read. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan. Wala rin tayong madadala pag-alis dito. So, gumawa naman ako ng striking statement. Wala kang dala ng ikaw ay isinilang, o wala, tiyak ito, tiyak, wala ka rin dala sa iyong paglisan. Amen po. Totoo ba yon? Lalo na ngayon, uso ang cremation. Dati, dala mo pa yung damit mo, dala mo pa yung saya, dala mo pa yung Amerikana. Nakapamburol ka. Di ba? Pagka tayo yung nakikita natin, ang gara ng suot mo, nakapamburol ka. Uso na ngayon, pati pamburol mo, masusunog, wala. Kasama natutupok, nasa urn. Di ba? Get nyo ba ako doon? Nandun ka na lamang sa galon ng Folgers. Okay. Nausuhan na ngayon para mas matipid. Kaya nakikita niyo mga minamahal ng Panginoon, yung ating buhay, rito sa English, for we brought, sabay-sabay po, for we brought nothing into this world and it is certain, tiyak yun, it is certain we can carry nothing out. Wala tayong dala sa ating pag-alis. Lalo na ngayon na uso ang cremation. Pati ataol, wala, naiwan. Okay. Now, nice po ng Panginoon na tayo matutunan natin how to manage. Paano natin mapanghawakan ang ating pananalapi at ngayon hihimay-himayin po natin ito. Umpisa muna tayo dito sa negative kung paanong huwag itong gawin mo. Why? Because tayo po ihaharap sa Diyos at tayo ay magiging accountable sa lahat ng ating pong pagmamanage na ginawa sa ating buhay. Maging sa mga pananalapi, accountable po ang bawat isa sa atin. So, number one is, don't waste it. Okay. Sinasabi ni Pastor, paano ba ang pag-aaksaya nito? Marami pong paraan para mo maaksaya ang pera. Dati kasi ako ay sabungero po ako. Napakahilig ko. Hindi ako sa sugala. Ang hilig ko mag-alaga ng manok, sports. Kaya meron ako mga breeds, gusto ko nananalo. Mura lang, ang pumupusta malaki doon, yung mga kaibigan ko, pero ako, hindi. Pero tinan niyo po yun, nauubos ang oras ko doon. At ang tanong, ay meron bang yumaman sa sugal? Kung gusto mong paghirapin ng isang tao, turuan mo siyang magkasino. Marami na akong nalaman doon sa Naik po. Marami, sa bayan ng Naik mismo. Na mayayaman ito. Pinagbili ang mga negosyo, walang-wala na ngayon. Bakit nagkaganon? Sugal. That's how we waste money. Amen po. It matters to God how we use it.
It matters to God how we manage it. Wasting money is a sign of mismanaged life. Mismanage ang buhay mo. Kung ikaw ay maaksaya sa pananalapi mo. At nananatili ka in poverty. Habang ang God gusto niya sa atin, prosperity. Dito prosperity teaching, don't get me wrong. Hindi ko sinasabi, ilabas ang wallet, itaas niyo sa langit, bulagyan ng Diyos ng pera. Wala tayong mga teaching ng prosperity teaching. Pero ang gusto ng Lord sa Jeremiah 29:11, sabi niya, ako nakakaalam ng mga panukala na inihanda ko sa ikabubuti ninyo at ito'y upang dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Bakit maraming tao nawawala ng pag-asa? Because ang lives nila ay mismanaged. At hindi nila iniintindi yung pangako ng Diyos sa atin. Maraming promises ang God. Pero tayo po ay ignorant in so many ways when it comes to spiritual. Maraming tao ay ignorant sa word. Nagigas na siya sabi ko? Tingnan niyo. Pastor, ako naman ay pupunta sa langit eh dahil sinusunod ko naman po ang 10 utos ng Diyos. Siya nga. Oho. Sige nga, sabihin mo sa akin. Name it. Sabihin mo sa akin kung ano yung 10 utos ng Diyos. Kayo lahat, pag tinanong ko kayo, walang tinginan, makukot ninyo 10 utos ng Diyos? Thank you for being honest, mga Christians kayo. Now, tell you po, it matters because it determines kung yung money, yung ating wasting of money is a sign na tayo ay mismanage ang ating buhay. It is also, ito makikita rito, yung mismanage ng pananalapi, ito po, pagka mismanage mo ang pananalapi, ito naman ang sign ng iyong pagiging untrustworthy, ikaw ay hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ako nagsasabi niyan, kundi si Lord. Pag ikaw ay maksaya sa pananalapi, hindi ka mapapagkatiwalaan sa pera. Ito ang sabi ng Lord. Sabi niya, pagka ikaw ay uncontrolled ang buhay mo sa Luke 16 verse 10, tinanin niyo po. Kayo po magbasa, tinanin niyo. Ang mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliliit na bagay ay magdaraya rin. It determines something in your life. Sabi sa English po ay ganito, he who is faithful in what is least, yung kakaunti, faithful karon, is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Ibig sabihin to, it determines who you are. It determines your maturity. Kung nami-mismanage mo. Kaya ito, yung mismanage, ito yung out of control na pag-handle ng finances ay nangangahulugang out of control ang iyong buhay. Now, kung ito, yung unmanaged ng finances, symptoms ito ng unmanaged life. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, ang Diyos ang nagsasabi, tinuturuan niya tayo upang maunawaan mo, bakit nananatili ka sa poverty? Bakit nananatili ang isang tao sa kahirapan? Samantalang, ang plano naman ng Diyos ay magagandang bagay. Nag-guess niyo ako. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil to give you a future and a hope. Kaya, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala o mga plano na inihanda ko sa iyong kabubuti at hindi ka sasama upang bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Ang daming taong frustrated, desperado sa buhay niya. Dahil hindi niya naunawaan na ang pag-handle niya ng mga bagay, hindi lamang pananalapi ito, yung tiningnan natin dito, yung pitong topics natin, hindi lamang. Kaya yun po ang nais ng Panginoon na tayo ay maging steward, maging mahusay na manager ng ating buhay. At yung lahat ng yun na pinag-usapan natin ay may kinalaman sa buhay at kabuhayan. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Pag tinignan ka ng Diyos at nakita sa iyo ang pagiging irresponsible, you live an irresponsible life, lifestyle. Ikaw ay nangungutang ng nangungutang at kahit mataas ang patubuan, kahit mataas ang interest, tinatanggap mo. At ikaw, how you waste your money, isa pa, ikaw naman, ano ba ang tawag doon sa cosigner sa utang?
Ha? Co-maker ka. Pirma ka ng pirma na ikaw ay may pananagutos sa utang ng iba, hindi biblical yon. Tapos pag hindi nakabayad, ikaw ang hinahabol, ang ikaw ngayon ang nawalan. Ikaw ngayon ang nakapagbenta ng bahay, nakapagbenta ng sasakyan, pati negosyo mo na pahamak. Dahil irresponsible ka, hindi mo iniintindi kung ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol dito. Amen po. Pinanagutan mo ang utang ng iba, yung may katalinuhan o kamangmangan. Don't do it. Yan po sinasabi. Tinuturoan tayo ng Panginoon. Don't be irresponsible. How I handle my money determines how much God can bless me, my life. Kung paano i-bless ng God. Kayo po magbasa. Okay, ready? Read it, please. How God can bless my life. So, it depends sa iyo kung paano kanya pagtitiwalaan ng mas malaking bagay. Gusto ng Diyos tayo pagtiwalaan ng mas malaking bagay. Now, meron direct connection ito sa maturity. Maturity at money matters. May kinalaman ito, may connection ito sa spiritual life natin. Kung gano'n na tayo ka-mature spiritually. How we handle possessions. Possession. We use possessions. Possessions does not use us. Ginagamit natin ang mga hawak natin, yung pag-aaring pinagkatiwala sa ng Diyos, hindi siya ang gumagamit sa atin. Kaya yung ating pong, sa Romans 14:12, makita natin yung tayo ay may pananagutan sa Diyos pagdating ng araw. How we handle it. Kung ikaw ay naging napakaramot, meron tayong pananagutan sa Diyos. Sabi rito, so then each of us shall give account of himself to God. O kung yan ay talagang iyo, hindi ka magbibigay ng wala kang pananagutan. Sabi rito, kaya't lahat tayo. Sige po, pakibasa po natin, please. Katiwala tayo. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng pag tayo po ay may privilege. Kung ikaw ay anak mayaman, kung ikaw ay may namana sa magulang, kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng talino, na ikaw ay nakapagnegosyo at ikaw ay nakakamal ng pananalapi. At yun ay gusto ng Lord na ipakita sa iyo na sa akin lahat nagmula yan. Ang gusto niyang tayo ay maging mabuting katiwala. Amen po. At yun ang reason, kaya yung 7 topics natin na 7 weeks natin diniscuss, may kinalaman sa iyong talent, sa iyong relationships, paano mo na pag-iingatan ng iyong pakikipag-relationship, sa pamilya, opportunities na inilagay ng Diyos sa iyong harapan, your mind, how you handle what comes into your mind, your creativity, kung gaano ka ka-creative, your contacts and your networks, lahat ng yan ay bigay sa atin ng Diyos. Isang araw, titigil sa pagtibok ang aking puso at ikaw rin. Sabi mo sa katabi mo, at ako rin. At matatapos na doon ang pagiging manager ko ng pinagkaloob sa akin ng Panginoon. And you will give an account sa harapan ng Diyos. Nagigis yung sinasabi ko po. Hubad ka ng sinilang, wala kang dala sa iyong paglisan, it is certain, pag alis natin, wala tayong dala. Dati-dati, may dala ka pang pamburol, ngayon hindi na. Sunog ng lahat, abo na lamang, sa abo ka nang galing, sa alabo ka nang galing, sa alabo ka rin patutungo. Okay, amen po. Naunawaan po natin. So, anong kailangan natin? Matutunan, number one, don't waste it. Don't waste it. Huwag kang utang dito, utang doon, interest dito, interest doon. You buy now, you pay later. With interest, you pay more. Nasusundan niyo pa ako doon? Ha? Bili ka ngayon, lampera, utang, bayad sa ibang araw, may tubo na mas mahal na. So anong pangganda? You save now. Save, and then you buy cash, walang interest, and then debt-free, wala kang utang. Nagigets yung sinasabi ko. Nangingilabot ba kayo sa topic natin? Now, tinan niyo po, ang pangalawang nais na ituro sa atin na don't do it, don't love it,
don't love money. Yun yung ibigin ng pananalapi. Yun yung ibigin ng pera. Sabi ni Jesus, you cannot serve God and mammon. Hindi ka rin pwede maglingkod na sabay sa dalawang Panginoon. Hindi ka pwede maglingkod sa Diyos at sa salapi. Sabi na kayong tumingin sa katabi niya. Hindi sinabing huwag kang maglilingkod sa dalawang Panginoon. No, sabi niya, hindi ka maaaring maglingkod. You cannot serve God and mammon. Hindi pwede. Hindi mo pwede nating magawa yon. Sabi dito sa atin niya po, sa 1 Timothy 6:10. Okay, atin pong basahin. For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Nagdulot lang sa kanya ng kalukutan, ng paghihirap ng kalooban. Sa Tagalog, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi ang salapi ang ugat ng kasamaan, ang pag-ibig sa pananalapi. Okay, intindihin po natin, hindi yung pera. Pera is actually neutral. Wala yan. Pwede mong magamit yan sa kabutihan, pwede mong gamitin yan sa kasamaan. Tama. Pwede mong gamitin yan sa duktong buhay, yung may karamdaman, tulungan mo, pa-ospital, duktong buhay, at pwede mo rin gamitin sa pagpatay. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad na magkamal ng salapi, ano nangyayari po? May mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghirap ng kalooban. May pera ka nga, pero ang baba ng tingin sa iyo ng mga tao. May pera ka nga, pero ang tingin ng tao sa iyo, ikaw ay kurap, ikaw ay gahaman sa salapi, ikaw ay greedy. Nag-guess yung sinasabi ko? Nagkasunog, sigaw ka na ng sigaw, tulong. Walang nalapit sa iyo para tumulong man lang. Amen po. Hindi lahat sa tao ay pera. Ang totoo niyan, the heart of the problem is the problem of the heart. Ang nais ng Panginoon sa atin ay ang ating puso. And God wants your heart. Nare-realize niyo po ba yan? The heart of the problem is the problem of the heart in money matters. And God wants your heart. Ang puso mo, nais ng Panginoon. Kung paano mo ito ginagamit, it depends, nakikita rito kung ano ang laman ng iyong puso. Kung magbigay ka ng listahan kung ano yung pinamili mo sa iyong pera, o yung sa 13-month pay mo, ilagay mo yung kung ano yung pinamili mo at malalaman doon kung ano ang priority sa buhay mo. The heart of the problem, ulitin nyo yan, the heart of the problem is the problem of the heart. Okay, now, and God wants your heart. Tapos sabi rito, and where you put your money, there your heart will be also. Ito po ang sinasabi ng God sa Matthew 6, verse 19 to 21. Ito ang sinasabi niya. Ito ang kanyang tinuturo sa atin para mamulat tayo that the heart of the problem is the problem of the heart. God wants our heart. Do not lay up, sabay-sabay po, okay, ready, read. For yourselves, treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Ito na conclusion, okay. For where, sabay-sabay. For where your money is, for where your treasure is, there your heart will be also. So pag binili mo ang isang bagay, nandun ang paningin mo, ang attention mo. Oh, kanina ka pa naglilinis ng madaling araw. Eh, hapon na, naglilinis ka pa rin. Baka naman madulas ang langaw dyan, mamatay na. Eh, bagong-bago eh. Nililinis pagkabago. Your heart is there. Why? Inilagay mo ang lahat-lahat mo doon, lahat ng ipon mo, lahat ng alkansya mo, binayak mo, at binili mo yung motorcycle, scooter, or whatever. Kung saan mo ipinutin ang iyong pera, ang heart mo napupunta doon. At nalalayo ka ngayon sa Diyos. Yun ang naglalagay ng interest sa iyo. Yun ang pansin mo, naroroon na. Kaya, don't love it. Amen po? Pag niibigin ng pera. Why?
Dahil ang pera is not productive. Ang money ang nade-devaluate. Nasusundan niyo po ba ako doon? Nade-devaluate ang pera. It doesn't, hindi too productive ang pera. Habang nagtatagal, nawawalan ng value. Nung araw, ang isang salop na bigas, 40 centavos o 60 centavos lang. Okay. Hindi nyo inabot yun eh. Pero ngayon, ang isang kilong bigas na, nasa, kung gusto mong kumain ng medyo masarap-sarap, yung medyo malambot-lambot, nasa 80 pesos. Kaya kung nung araw, binanggit mo yung presyo yun, magagalit ang tao sa mga nagtitinda. Pero unti-unti, sinanay na tayo. And we are now living in this material world. Nagiging materyoso na mga tao. Amen po ba tayo doon? Dati doktor lamang may cellphone. Ngayon kahit na sino. Kahit yung naghahakot ng basura, kahit yung nagtitinda ng balot, anyone, meron siyang cellphone. Nakukuha niyo ba siya? Sabi ko, noong araw, isa lang ang phone sa bahay. Nakikita niyo kung gano'n naka-selfish ang mga tao ngayon. Sa isang bahay, kung ilan ang tao doon, gano'n ang bilang ng telepono. At wireless pang lahat. At ayaw pa nang basta na. Ayaw na nung Nokia. Ang gusto pa may Apple. Gusto pa mansanas. Gusto pa yung mahal. At pagka mura, hindi na niya masyadong, ayaw niya. Pagka nga nahulog dinadampot nung ito, hinahabol kayo. Mama, ang cellphone na niyo, nahulog. Pero kung yun ay mamahalin, sorry ka na lang. Now, tinan niyo po. Ang pangatlo, punta tayo ngayon sa pangatlo. Don't depend on it. Huwag kang dumipende doon. Amen po. Huwag mong ilagay ang security ng buhay mo. Alam mo, anak, hindi ka mamumroblema sa akin. Pag ako'y nagkasakit, may pera akong pang-hospital. Pag ako'y namatay, meron ako St. Peter. Tatlo. Ang St. Peter, mayaman. Nag-get nyo? Hindi ka mamumroblema sa akin. So, iniisip mo lagi, yung perang yon nagdi-depend ka sa pera. Tatay, yung bang pera, yun din ang magdadala sa iyo sa ospital. Nakita nyo po ba yung babaeng inaagasan? Natatanda nyo yung story na yon? Yung 22 taon na siya na may issue ng blood, yung babaeng yon. Tapos, naubos ng lahat ng kanyang pera ay hindi siya gumagaling. And then, narinig niya si Jesus ay nagpapagaling. Ang sabi niya sa puso niya, sinasabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Tapos nung dumaan si Jesus, inawakan niya. Tapos si Jesus naramdaman, sino humipo sa akin? Tapos, Panginoon, Guro, lahat ng tao humihipo sa iyo. Paano sasabihin sino humipo sa iyo? Hindi, may humipo sa akin. Naramdaman ko may kapangyarihan na lumabas sa akin. Pagkatapos nalaman niya yung babae, sabi niya sa babae, ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Hindi ang iyong pera. Ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Kahit may pera ka, ang matandang presidente Marcos, don't get me wrong, hindi ako against sa mga Marcos. Wala pong politika. Okay. Kaya niya magpagawa, siya nga nagpagawa, sila nga nagpagawa ng heart center, lung center, ang dami yung PGH, napakarami niya ipinagawa. Pero kinamatay niya, sakit. Because money cannot cure you. Nasusundan niyo pa po ako, mga minamahal ng Panginoon. Jesus can. Kaya, do not depend on money for security. Hindi yan ang security mo. Ang security ko si Jesus. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen po? Wag kang maglalagay ng security sa buhay mo. You don't put your security on something that you can lose. You can lose it. Mawading mawala sa buhay mo anytime ang pera. Amen po? Akala mo lang, pero wag mong i-put in ang security mo sa mga bagay na may makapagnanakaw nito sa iyo. Hindi ito talaga totoo na ito ang makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan sa buhay. Tignan niyo po, sa Proverbs 23 verse 5 ay sinasabi sa atin, don't depend on money. Pagkat madaling mawala ang kayamanan, ito ay simbilis ng agila sa paglipad, sa kalawakan. Ang pera pag umalis, walang return address. Go
gotla ka na. Nakukuha niyo pa po yan? Sinasabi ko, sabi niyo sa English, tinan niyo po, dun para po sa mga Englishing. Okay. In the blink of an eye, sabay-sabay po, para pagkisap mata, in the blink of an eye, wealth disappears. For it will sprout wings and fly away like an eagle. Sabi sa'yo, bye-bye. Hindi na yung babalik sa'yo kahit kailan. Pag nawala sa'yo, hanap ka na naman. Simula ka na naman all over again. Amen po. There is one thing that you can depend on. Ito po, isishare ko sa inyo. Dito ka talaga makapag-depende ang iyong security, lahat-lahat sa buhay mo. And you can never lose it. God's love. Ang pag-ibig ng Diyos, you cannot lose God's love. Kahit ikaw ay, Pastor, kahit po ako gumawa ng masama, kahit pa. Pastor, ako po yung makasalanan, kahit pa. Si Jesus na nagsabi, hindi ako naparito para sa banal, mga banal. Ako yung naparito para sa mga makasalanan. Sino po rito ang mga makasalanan? Pakitaas po ang kamay. Si Jesus naparito para sa iyo at para sa akin. Dahil ako dalawang kamay. Kaya, ito po ang hindi maiwawala. Ito ang hindi maiwawala, hindi mawawala. Mahal ako ng Panginoon. Mahal ako noon. Kailan may hindi kita ipagpapalit pagkat sa piling mo'y langit. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, kabutihan ni Lord. Amen! Mapaparam daw ang mga bundok, ngunit ang pag-ibig niya ay hindi mawawala sa bawat isa sa atin. Yun ang promise niya. We need to hold on something that we cannot lose. Promises of God. Kaya, nais ng Panginoon, don't depend on money, depend on God. Amen po? If you think, okay, having more money will make you happier. Mas magiging masaya ka. Okay? You will be happier. You will be more secured. You will be more important person. In a way, kahit away, maraming pera, you could be, in a way, pero temporarily. Pero tanan niyo po, you're misguided. Hindi mo talaga nakikita yung buong katotohanan sa buhay. Amen po? Why? Meron pong isang mama na napakayaman na. Sa si John D. Rockefeller. Okay, itong si Rockefeller na ubod ng yaman. Tignan niyo po yan. Founder of Standard Oil Company. First billionaire of USA. In-interview siya. Ang tanong sa kanya, how much money is enough? Anong sagot niya? Just a little bit more. Kunti pa. So, it will never satisfy. Pag meron kang pera, hanapan mo saan mo i-invest, saan ito magkakaroon ng mas malaking kita, gusto mong dumami pa. Laging ganun. It will never satisfy. Amen po ba tayo doon? Nakukuha niyo po ba sinasabi ko? Ang tanong, nagawa mo ba yan? Hindi pa. Okay, ngayon, tinan niyo. That's why very few people have savings. Hindi marami ang may savings. Ang malungkot nito, yung maraming mga matatandang katulad ko. Tumatanda sila ng... Ako'y 74 na po. May health issue. Meron ako mga maintenance na iinom. 10,000 ang aking maintenance. Ang mahal. Kung isipin mo, tinan mo, paano masusustentuhan yan ng mga anak na sumusweldo lamang ng... ano ba yung tawag doon? Yung minimum wage. Paano matutulungan ng anak? Eh, hindi na ako makakapagtrabaho ng kikita ko. Okay. Sa age ko na ito, biyaya lang ng Panginoon na nakakatayo pa ako, pero madaling mangawitan pa ako dahil kinuhanan ako ng ugat sa legs na inilagay sa puso ko nung ako'y binypass. Now, tinan niyo po, kinukwento ko lamang po ito. Sabi, ako ulitin na naman ni Pastor yung bypass story. Okay. Pero ito, sa Ecclesiastes chapter 5, verse 10. Okay, tinan niyo po. Sabi rito, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan.
Ulitin niyo po yon. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. At ang haling, ano ba yung haling? Yung nababaliw sa pera, yung haling sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito may walang kabuluhan. Ito ang sinabi ni Haring Solomon, Ecclesiastes. Walang kabuluhan. Parang it is just like chasing the wind. Wala rin itong kabuluhan. Why? Saglit lang eh, iwanan mo rin. Tignan niyo po. Ang bilyonaryo, okay, at saka yung may hanap buhay sa ngayon, okay, tignan niyo po. Pareho lang yan kumakain ng ista at kanin. Amen ba tayo doon? Pareho lang. Kumakain din niya ng pagkain, umiinom din niya ng inumin, at binabawian din ang buhay. Sa Luke 16 verse 19, yun ang istorya. Eh. Laging kinukwento namin sa funeral service. Yung mayaman at si Lazaro. Pero ang parehong nagaganap sa isang tao, binabawian siya ng buhay. Sapagkat ang buhay ay hiram. So, dito na tayo ngayon po sa talagang message natin. No, kanina, yun yung wag don'ts. Ito yung, what should I do with my money? Ito ngayon tayo. Number one, make a plan. Okay, anong tawag dito? It is a simple budgeting. Make a plan. Plan your spending. Think about the future. Plan. Amen po? Si Waldi, paghahawak ng pera, winawaldas, winawasiyo sa SM. Bili dito, bili doon, si Billy Boy. Pagkatapos, saan napapunta yung pera mo? Ewan ko ho, marami eh. Hindi niya na alam kung saan napapunta. Saan napapunta yung napagbilihan natin ng ganito? Ewan, huwag mo na akong tanungin. Nalilito ako sa tanong mo. Tignan niyo po. Kasi you don't plan your spending. So, importante po ito, plan your spending. So, maraming mga tao po na overlook niya ito. Yung kanyang tungkol sa finances. At namumuhay siya ng pang-araw-araw lang. Paghahawak ng pera, wawaldasin kagad. Uubusin kagad. Nasusundan niyo pa ba ako doon? Eh, paano? Gustong-gusto ng mga anak mo, panay ang paload. Panay ang paload, panay ang computer game, panay ang pabili ng ganito at ganon. Okay. May pagkain na, gusto pa ng McDo, gusto pa ng Jollibee, gusto pa ng kung ano-anong pagkain ngayon na nabibili. Eh, may pagkain na sa bahay o, eh, di ba natawa kayo sa akin, di ba? Totoo ba yun? Kung ating titingnan mabuti at kung ating sasabihin, Lord, help me. Tulungan niyo po ako na maunawaan po ang iyong tinuturo. Sapagat ang sermon naman po ay may bears. May bears, ibig sabihin, hindi galing sa akin. It's not my idea. It's God's idea. Making a plan in spending money is budgeting. Plan your spending. I mean po, naniniwala po ako. Ano po? Hindi sa laki ng kinikita, kundi sa paraan ng paggasta. Okay, ulitin ko ha. Tinan niyo po. Wala po yan sa laki ng kinikita. Yan ay nasa paraan ng paggasta. Tinaman po ba kayo doon? Amen. Amen po. Ganyan ako noon. Nung ako'y nasa US kami noon, gastos dito, gastos doon. Bili ng bala. Kasi po, mahilig ako sa target shooting. Naubos na ang pera namin doon. Tigisa kami ng asawa ko doon. Pumupunta kami sa bundok. At tapos target kami ng target ng kung ano-ano doon. Eh, pagpuputok doon, eh, pera. Tapos dadaling ko sa opisino ko pa yung target ko. O, tinan mo, nakikita mo yung circle na yan. O, tumatama na ako. So, 25 yards yan. Sabi, pinagmamalaki mo sa amin yan? Napahiya ako. Sabi ng office mate ko, pinagmamalaki mo sa amin yan? Anong nasa isip mo dyan? Tao, binabaril mo. Yan, mga minamahal ng Panginoon. Plan. Make a plan. Budget is simply planning your spending. Plan the way you spend money. Hindi yung impulsive, yung, ay, ang ganda, sana all. Tapos bibilin mo na. Amen ba tayo doon? Saka ba galing? Dito sa SM, sa Tresa, nakapunta ka na ba doon? Hindi pa nga, nakapunta ka na. Oo.
O ano na, bili mo. Kakunti nga eh. Eh, pa 500 doon, dala ko eh. Sa ka ba galing? Ah, sa HTBC, sa church. Oh, ano nangyari? Ah, eh yun. Naubos nga ang pera ko. 500 ang binigay ko. Pagka sa church. Pagka sa mall. Ang liit. Pagka sa church. Ang laki. Nakukuha ba siya sabi ko? Hindi yun ang purpose ng message. Ang purpose ng message para maging mas matalino tayo sa pag-handle po. So yung ating kultura, atin niya po, ang ating team song lagi pag nasa mall, it's now or never. Pagka nakita mo yung sapatos, yung kung ano, it's now or never. Lalo na't may bagong bigay yung iyong credit card. Kaskas dito, kaskas doon, kaskas kahit saan pumaron. Pag naningil yan, mina-warning ako kayo, yung mga may bagong credit card, ha? Tatawagan ka niyan, ang lupit niyan magsalita. Ha? Didemanda namin kayo, papakulong namin kayo kung ano-ano ang sasabihin niyan sa iyo po. Nung ako'y nag-attend ng financial, meron ako matend ako ng seminar eh. Ang unang-unang itinuro eh, yung credit card. Huwag kang mag-impok ng napakaraming credit card. Eh kami collector ng credit card. Pagdating ko ng bahay, pinagugupit kong lahat ng credit card. Ang itinira ko lang isa. Tapos, pag ginagamit ko yon for convenience, mabayad yung credit card. May 1 month pa ako para bayaran yun eh. Adi, okay lang, may 1 month. Tapos, babayaran ko ng cash. Kung minsan yun, hindi pa dumadating ang bill. Sa Amerika po, hindi ka na kailangang pumunta sa banko. Binaano ko na lang sa mail. Papadala mo na lang sa mail. Tapos, ayos na yon. Very convenient kasi magbilang ka na nang magbilang ng kung ano-ano binili mo. So ngayon po, ganun din, meron din kaming credit card pero isa lang. At ginagamit lang namin yon for convenience. Hindi yung gagamitin mo yon tapos uhuhulugan mo. Nako, mabibiting ka, masasabit ka sa utang. Don't do it. Amen po? Now, you have to make plans. Itong culture, you have to have it now, spend it now, gastosin mo na ngayon. Forget about the future. Kalimutan mo na yung bukas. Hindi, baka nga hindi na ako buhay bukas, hindi gastosin ko na ng gastosin ngayon. Eh nabuhay. Matanda na ako, hindi ko na ano niya, kaya gagastosin ko ng gagastosin. Pero sige, hala, umabot ng 100. Oh, tapos wala na siyang magamit. Totoo yan. It is a true story po. Hindi po yan lang. Kaya, kakaunting tao ang mayroong savings. Amen po. Kaya sa Proverbs 14 verse 8, ninyo po. The wisdom of the prudent, sabay-sabay po, please read it. Is to understand his way. But the folly of fools is deceit. Sa Tagalog, nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Deception. Inaakay siya ng kanyang maling unawa. Hindi niya naintindihan. Kaya, kailangan po matutunan natin ay yung gusto ng Lord na pamamaraan na tayo maging good steward. Yung lifestyle natin, meron tayong, maraming mga tao po namumuhay ng higit sa kanyang earnings. Yung kanyang lifestyle ay beyond their means. Higit sa kinikita yung kanyang lifestyle. They spend more than they earn. Kaya, kikitain pa lang, yung kasweldohan pa lang, ang tawag nila ay yung banang bayad utang. So, nawili na siya ng bayad utang. Kaya, nangyari, utang, hindi na makakabayad. Wala na yung bayad utang. Dati, pag sweldo, tuwing katapusan ha, nangyari, tuwing katapusan ng mundo. Hindi na nasusunod yun, tuwing katapusan. Kasi nawiwili ka na doon sa lifestyle ng nangungutang. Nangungutang. Sabihin niyo mo na yun? Sabihin mo sa katabi mo, kinikilabutan ako dyan, okay? Nangungutang. At maraming mga taong ganun. Utang dito, utang doon, utang kahit saan, pumaron. Amen po ba tayo doon? Don't get me wrong. Hindi po masama ang mangutang. Kung ikaw ay matalino, mangungutang ka na ipupuhunan mo. You will make money. Uutang ka ng interest like
mga 3% utang ka. Tapos ang kikitain mo naman sa negosyo ay 10 to 15%. Kikita ka doon. Hindi yung tinutukoy ko. Hindi yung uutang ka dahil bumili ka ng flat TV, bumili ka ng iPhone, hindi bumili ka ng Samsung ng halaga 90,000. Tapos nung hinahabol ka na, tsaka mo sinasabi ngayon na, Pastor, ako nabaw sa utang na bumroblema. Mamumroblema ka nga! Ano ka? Talaga mamumroblema ka. And hindi ka willing na mag-downgrade dun sa abot lamang ng iyong kita. Umabot ako. Nangyari po sa akin yan. Nung po ako nag-aaral, namatay ang daddy ko when I was 16 years old. Okay. So, nangyari po niya, nagtrabaho ako as messenger. Lagi ko naman kinakwento yun eh. Kasi gusto ko yung mga pinag-aaral ko ngayon, nasa scholarship ko, mapahiya. Kasi sila, pati ngipin nila, pinapagamot ko eh. Eh, noon ako eh, nagtatrabaho ko ng full-time sa araw, nag-aaral ako sa gabi. 7 to 3 ang trabaho ko as messenger. PTNT, kung natatandaan nyo nung araw yung PTNT, nakapula kami, deliver ako ng telegram. Ang kinukuha nila doon, mga college level, no? Yung kinukuha nila. So, sumusweldo ako ng ganun lamang, hindi ko matanda kung 180 pesos a month. Ang sweldo, 180 a month. Tapos ako pang bumibili ng practice set. At ngayon, yung lifestyle na yun, hindi ako nangungutang. Hindi pa ako Christian noon. Salamat sa Diyos. At ako'y marunong na mag-handle ng pananalapi. Hindi ako namumuhay ng beyond my means. Yun lang tama. Nakakapagpautang pa ako doon sa iba. Mayroon pa akong nasesave. Dahil ang good stewardship, pinractice ko na noon pa. Kaya ngayon, tinan nyo, ang kakaunti lang naman tayo, tinan nyo po, alam nyo bang million-million itong ating gawain na ito? Yung building, yung lupa, yung outreach. Pero, mga minamahal ng Panginoon, kailangan ikaw ay good steward para pagkatiwalaan ka ng Panginoon sa malaking bagay. Pupunta tayo doon maya-maya lamang. Amen po. Ang budget, pinaplan mo yung paggastos mo at dito sa Proverbs 16 verse 9, tinan niyo po ito, Proverbs 16 verse 9. A man's heart plans his way. Sabi niyo yung word na yun, his way. Oh, plano ng tao. A man's heart plans his way, but the Lord directs his step. Kaya kailangan yung step natin is directed by the Lord. Sa Tagalog po yan, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. So meron akong itinuro nung una pa, nung pang 1990, 96, 97. Okay, and meron po akong tungkol sa budgeting. 10% to God, 10% to save, and 80% for you. 10, 10, 80. So meron din ako dyan kung paano mo gagawin yan. Okay. So meron ditong what most people do and the order God blesses. Ito yung binibless ng God. So tingnan niyo po ito. Ang karamihan sa mga tao, sabay-sabay po, basahin natin 1 to 5. Tingnan niyo. Dito muna tayo sa what most people do. Okay. Number 1, okay. Earn it, enjoy it, spend all. Repay it, past, save it, future, give it, eternal. Ang pinakahuli, give it back to God. Pero ang una, earn, tapos spend, repay. Magbabayad ka ng utang, pero past lang, pero hindi malamang, hindi na makasapat. Then, save it, future, halos wala na akong naiwan eh, kaya walang masave. Give it. Wala na rin. Hindi na rin siya makapagbalik sa Lord. Ngayon, the order God blesses. Ito po. Okay, tingnan niyo yung binibless ng God. Okay, ready, read it. Earn it, tithe it, save it, repay, enjoy the result of your earnings. Enjoyin mo yung natiraya. Now, kung titingnan natin yun, ito yung 10, 10, 80. So, umpisa muna, you tithe, ito po yun, tithe 10%. Pagkatapos, ang susunod dito, 10% ay yung savings mo. Mag-save ka ng 10, at least 10% ng kinikita mo, isave mo. Itago mo, wag mong ipamamalay sa mangungutang, okay? Na meron kang savings, okay? And then yung 80%, that is what you spend.
gastusin mo yung 80%. At sa pamamaraan ng Panginoon na itinuturo, pag natutunan natin to, bago mo mamalayan, ano, yung kaunti-kaunting sinisim mo, kaunting-kaunti, ilan mo yung kaunting patak, yung ambon, yung patak-patak ng ulan, yun ang nakakaputik. Hindi yung biglang lakas bago biglang tigil. Nasusundan niyo pa ba ako doon? Oh, amen po. So, punta na tayo ngayon sa pangalawa. Okay, ano ang dapat na? What should I do with my money? Pangalawa. Use it to honor God. Remember, hindi money ang evil. It is the love of money that is evil. You can use money para sa kabutihan, pwede mong gamitin sa kasamaan. Amen po ba tayo doon? Amen. Money is tool. Gamit lang ito. Gusto ng Lord, gamitin natin for God's purpose. Para sa kabutihan, para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Kaya ito po yung neutral. It is now, hindi good, hindi bad. It is how you manage it. It is how you use it. Sabi sa Luke 16 verse 19, tinan nyo. And I say, okay, Luke 16 verse 9. Okay. And I say to you, okay, basahin muna. This is how you use your money to glorify God, to honor God. And I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon. O, sabi niyo muna yan. Unrighteous mammon. Isa pa. O, ulitin natin. And I say to you, si Jesus ang nagsasabi po nito, make friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail, they may receive you into the everlasting home. Pagdating sa langit, may sasalubong sa iyo. Say mo, brother, nandito ka na pala, kasama na kita. Kung hindi sa ginawa mo noon na tinulungan mo ako, hindi ako nakarating dito. High five. Kaya nakarating doon dahil sa iyong ginawa, sa iyong itinulong. Amen po. Itong sinasabi po rito, sabi, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, sabi niya to. Nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Sabi niyo muna yun, kayamanan ng sanlibutan ito, gamitin niyo sa... Gagamitin niyo yun for God's glory. Okay. Maubos man ito, may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen po. This is how you use your money for the glory of God. Sabi niya rito, huwag kayong mag-impok ng kayamanan din sa lupa, may naninirantanga, may nagnanakaw. Sabi niya rito, salip, mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit. Walang naninira, walang magnanakaw, walang tanga na nakasisira nito. Amen po. Yun ang sinasabi niya, lay up your treasures in heaven, not on earth. Amen po. So, tinan niyo po ito, kabaligtaran itong mangyayari. If you love money, you will use people. Gagamitin mo ang tao. Kasi mahal mo ang pera. So, pag binigyan mo ng pera, gagamitin mo siya. Kailangan may gawin siya sa iyo. You use, pag ginamit mo ang pera, if you don't love people, if you love money, you will use people. But if you love people, you will use money. Yun po sinasabi dito sa Luke 16, verse 9. Nasusundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon? And this is, ganito po ang tinuturo ng Panginoon kung paano tayo magkaroon ng breakthrough sa ating materialism. Habang tumatagal ang mundo, naghihirap ang mga tao, lalong nagiging materialistic. At natatandaan niyo yung sabi ni Jesus, remember Lot's wife? Sino po nakakatanda nun? Remember Lot's wife. Ang pagbabalik ni Jesus, it's just like in the time of Noah. They eat, they drink, they marry, given to marriage. They build houses. Sabi roon. Diba? And then, until na si Noah entered the ark and destroyed them all. Nakita niyo yun? Tapos, likewise also, in the time of Lot, they eat, they drink, they buy and sell, and they build houses. Until Lot went to the mountain. Sila at ang kanyang family nagpunta sa bundok. And then God destroyed them all. Isa yung iisang word, God destroyed them all. So bakit ganon? Kasi po, ang nakikita doon,
yung senior ko sa inyo nung last time, kung natatandaan niyo yun, ang nakikita doon, ginagawa lang nilang lahat ng kailangan nila at wala ang Diyos sa eksena. Wala na ang Diyos sa picture. Pati yung pagkatapos ng worship service, pupunta kayo kakain sa isang restaurant, ang pag-uusapan, boyfriend, kaibigan, wala ang God sa usapan. Samantalang ang God, nangako sa atin, I will not leave you nor forsake you, I am with you till the end of the age. Pero sa ating mga ginagawa, yung after worship service, maganda namang eksena yon, ang mga family pumupunta sa isang restaurant at kumakain sila ng sama-sama at masaya. Pero wag nating aalisin sa picture ang God. Magpe-pray tayo ng pasasalamat, Lord, ikaw ang nagbigay sa amin ng kalusugan. Kahit anong sarap ng pagkain sa harapan mo, hindi mo makakain pag ikaw ay may karamdaman. Ito ng pagkain na paborito mo, ito ang lechong manok. Wala akong gana. Ito yung steak, paborito mo. Wala akong gana. Lahat yan, walang silbi. Kung wala kang kalakasan at kalusugan. Amen po tayo. Kaya, pag kumakain tayo, baka kayo sama-sama, kayo po nag-uusap-usap sa inyong tahanan po, huwag natin alisin sa picture ang presensya ng Diyos na nangako, I will never leave you nor forsake you, I am with you till the end of the age. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, ako isa sa inyo, kasama niyo ako maging sa huling sandali. Sa benediction, mamaya sasabihin ko na naman sa inyo, kasama natin ang Panginoon, paghihiwalay natin, kasama natin ang Panginoon, hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan man. Narinig niyo ba lagi sa akin yan? Hindi ko yung bukang bibig lang. Yun ay totoo. Hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan man. Kasama natin siya maging sa huling sandali. Amen po. So, you can use your money to save time. You can use your money to save lives para makapagligtas ng buhay. You can use your money to do good. You can use your money to honor God. Amen po. Ano yun? Paano paraan? Tulungan natin ang mga tao na maisama natin sila sa langit kung saan tayo nais ng Panginoon. Amen po. Gamitin natin yung ating mga pananalapin nito in getting people to heaven. Kaya po sabi rito sa Luke 16 verse 9, at sabi rito ay ganito. Ulitin natin po yung at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo saan? Sa pagkipagkaibigan ng kaimanan sa libutan at maubos man ito, may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ibig sabihin nito, yung spiritual friends, mamimit mo sila. Makakasama natin sila. Tayong lahat ang magkakasama-sama doon. Huwag ninyong sawaan ang isa't isa na in the process pa. Marami po yung mga in the process pa yung mga tao, nag-aaway-away sila. Meron ba yung pinanganak na matured kagad? Meron bang Christian na pag-attend sa church, matured na? Wala. Marami mga pasaway pa, marami may mga ugaling hindi maganda. Amen po. Huwag kang tumingin sa katabi mo. Okay. At worker na ng church, nag-aaway-away at ang desisyon, totoo itong story na ito, ang desisyon, aalis na ako sa church. Ha? Aalis ka sa church dahil sa decision ng immature. Merong immature, tapos ikaw nag-react sa immature, tapos ang decision mo, aalis ka na sa iyong paglilingkod. A privilege ang paglilingkod. Nakukuha niyo po man sinasabi ko? You decide on something based on your emotion dahil sa kanyang reaction, eh hindi tama dahil sa kanyang immaturity, and then you react, and then ang decision mo, hindi na ako mag-church. Ayoko na rin. Eh pero yun ang umpisa. Yun yung excited, yun yung naandyan lagi, yun yung nang ubod ng sipag. Tapos biglang ang magsasabihin, dahil lamang sa immaturity ng isang kasama, hindi niya nakita kung paano i-handle. Nasusundan niyo pa ba ako? Napakaraming ganun. Kaya, huwag kang parang sira. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang parang sira. Okay? Yung minahal mo, huwag mo sunugin. Ganyan na nag-aawa ng mag-asawa. Magkaganito tayo, bibili tayo ng bahay, bibili tayo ng mga gamit, bibili tayo ng mga kasangkapan, ganito. Palalakihin natin ang ating mga anak. Tapos sa isang immature na usapan, hiwalay. Hiwalay ang puti sa itim, sa dikulor.
Na-imagine nyo po, mga minamahal ng Panginoon, kung paanong napakadali. Sa halip na gamitin natin ang mga God-given na gifts na pinakaloob sa atin for the glory of God. Amen po. Hindi ayon sa ating feelings. Hindi ayon sa ating nararamdaman. Amen po. Hindi sinasabi rito sa Luke 16:9. Tignan niyo po, basahin natin muli. Basahin natin muli. Okay, ready? Read, please. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito, may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Hindi sinasabi dito po na pwede mong bilhin ang kaligtasan ng isang tao para makarating siya sa heaven. Hindi yun ang sinasabi po rito. Anam ko naman naunawaan nyo kasi kayo naman po eh, wala naman mukhang sira sa inyo. Amen po. Hindi naman yun ang tinutukoy dito. Hindi sinasabi rito that you can purchase your salvation. Walang sinasabi. Walang sinasabi rito that you can buy your way to heaven. Wala pong sinasabi dyan. Ang sinasabi rito, magbibigay daan sa isang tao upang siya'y mabless at makita niyang kabutihan ng Diyos sa iyong ginawa at siya ay maging sa church, active sa church at maging kamanggagawa natin po siya. At napakarami na nating mga kamanggagawa ngayon. Napakarami na. Amen po. Maring isang araw, isa na kayo doon. Amen po. Now, use your affluence for good influence. Yung mga kakayahan na ito, use it para sa good influence. Hindi ka maging bad influence, kundi maging good influence. Pasok na tayo po dito sa pangatlo. Pinakahuli. Napakabuti ni Lord. Amen po. Nag-enjoy ba kayo? That's the topic. Salamat sa Panginoon. Now, remain faithful. Yan ang huwag niyong aalisin. To God. Opo, sa God po. Amen po. Remain faithful with what you have. Yun po yung sinasabi rito. Maging faithful ka kung anong meron ka. Big or small. Remain faithful for what you have. Pangalagaan mo at pag-ingatan mo po. Amen po. Sabi rito, your faithfulness is what God wants sa iyo. Not the amount of money. Hindi po yun. Hindi yung laki ng pera meron ka. Hindi yun. Pag laki ng pera ko, ako'y magta-tights. Pag nakapera ko, magta-tights ako. No. Mali yun. Huwag kayong mag-isip ng ganun po. Kaya mag-isip ng ganun. Hindi yung laki, hindi yon. Ang kailangan ng Diyos ay puso mo. Hindi po yon. Kaya huwag niyong i-misinterpret po. Luke 16, verse 10. Yung faith ang gusto niya. He who is faithful. Okay, ulitin niyo po. He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Okay, Tagalogin po natin. Ang mapagkakatiwala sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Sukli ko lang na 50 pesos ay kinupit mo pa. Paano kitang pagkakatiwalaan ng 500 na gusto kong ibigay sa iyo? Nang ngupit ka pa, kaunting, hindi ka mapagkatiwalaan. Kaya ito po ang tinuturo sa atin dito. Sabi rito, obviously, ito po ang simpleng paliwanag. Ang irresponsable sa maliliit na bagay ay irresponsable rin sa malalaking bagay. Ang irresponsableng tao, huwag mangarap na siya ay magiging successful at i-bless siya ng Lord. If you are irresponsible. Napaka-irresponsable. Hindi mo na siya pwedeng asahan na maging responsible. Hindi ka responsable sa maliit na bagay, hindi ka magiging responsable sa malaking bagay. Nasusundan niyo pa po ako doon. It follows. Kaya hindi, yung tinuturo sa atin dito, matutunan natin na maging responsible tayo. Now, are you using your money in such a way kung paano yung gusto ng God na i-handle mo ito? Tulad ng aking sinishare po sa inyo. Are you using your time in such a way? O nauubos ang time mo sa FB at TikTok?
gagamitin ko kung ano yung maliit na meron ako, gagamitin ko po yon. Okay? At ang Panginoon, yung maliit na meron ako, siya ang bahalang mag-increase ng maliit ako. Pinagkakatiwala ko sa kanya ang maliit na meron ako. Ganito po ang nangyari sa aming mag-asawa. Nung tawagin ako ng Panginoon, 1990, nung usap sa akin, 1992, sabi niya, I'm going to use you. Nasa Amerika po ako noon. Tatrabaho ko bilang accountant po doon. Tatrabaho ko doon sa Santa Monica. Isang malaking kumpanya po doon. National. National ang kumpanya. Ah, actually, international. Okay, ngayon. Noong 1992, pagkatawag niya sa akin, it took me 3 years. Nag-prepare ako dahil meron po akong bahay na hinulugan. May mga sasakyan ako na minamantlihan. May mga gamit kami na kailangang i-dispose. Malaking step, big step. Kung paanong big step pumunta ko doon sa US, it is big step na iwanan kong lahat ng naipundar doon, bumalik dito. So, matapos mangyari ang lahat ng yun, bit-bit lahat yung aming mga lumang gamit. Kasi last minute, nag-decision yung church namin na tulungan ako. So, kumuha ng container van, nilagay doon yung... So, ang nilagay doon, alam nyo, nung sabihin sa akin yun, na ipamigay ko na yung magagandang gamit. Ay, mga console TV, yung magagandang gamit ko na ipamigay na, ang natira yung mga luma. Kaya nung isinakay namin, sa aming sasakyan po, yung aming mga gamit, mga luma na dala ko, tsaka maliliit. Yung TV na napanalunan ko sa aming Christmas party, maliliit na gamit lang. At ang aming pong uwing pera, 3 taon ubos. Ubus na. Ay ginawa akong gobernador eh, tsaka mayor eh. Panglibing, pangbili ng gamot, pambayad ng Meralco, pangkuha ng passport. Ubus! Eh ako naman, di pa marunong mag-handle noon. Oo ko nang, oo, kakawa. Parang may nalilinig ako lagi nagbubiyolin. Na 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 kawawa naman. Labas mo na yung pera mo. Lola, labas mo yung pera, bigay natin, Ubus! 3 taon. Buhat nung 3 taon na yon, yung faith namin nag-increase kay Lord. Okay? 6 na buwan kami na hindi ako makamisyon, hindi ako makapunta sa misyon, walang pamasahe. 6 months lang. Magbuhat noon hanggang ngayon, hindi kami kinakapos po sa tulong at biyaya ng Panginoon. Alam nyo, kung ginawa sa akin ng Lord, hindi naman nagtatangi ang Diyos, sa inyo gagawin din ng Lord yon. Kung magtitiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya kasi hindi po nasasayang yung ating tiwala na panatiliin natin kay Lord. Amen po? Kaya rito, tinan nyo, kung yung maliit na meron tayo, okay, yung maliit na meron tayo, sabi rito, pagka inialay natin sa Diyos, imumultiply ng Diyos. Ngayon, tanong, naniniwala ba kayo doon? So if you believe God, tinan nyo po, sa Matthew 25 verse 29, tinan nyo po, sapagkat ang mayroon, sabay-sabay, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, okay, at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Lalong nawawalan. Nakita ko yun ng aking mga mata, yung mga madamot, mapanumbat, ubos. Ubos ngayon, wala. Pero nakikita ko yung mga hindi nanghihinayang ginagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos, tumutulong. Alam niyo po yung mga yon, nakikita ko ngayon. Dati yan, nakatricycle lang yung mag-anak na yan. Nakikita niyo napakarami dyan mga bagong kotse ngayon sa ating parking lot. Okay, don't get me wrong na naman ha. Baka sabihin niyo naman si Pastor, nagtuturo ng prosperity teaching. Sabihin niyo sa katabi mo, bad yun. Ikaw talaga, ginagaya mo pa ako sa ganun? I don't teach prosperity teaching. Ang tinuturo ko sa inyo is principle. Hindi prosperity teaching. Kaya, for to everyone, tinan niyo po sa English translation, tinan niyo po yan. For to everyone who has. Ano bang has? Ang meron. Ano ba yung meron? Faith yun, faith. Sabi niyo yun, yung has, yun yung faith. For everyone who has, more will be given. And he will have abundance. But from him who does not have. Okay, tinan niyo. Even what he has will be taken away. Lalong mawawalan siya ng faith. Lalong mawawalan. Faith.
can move mountains. Faith. I can do all things through Christ. Amen po? Amen po ba tayo doon? Faithfulness in little. Sabay-sabay po. Faithfulness in little ways produces faithfulness in big ways. Mathematically impossible na mangyari itong ating naabot. Nakabili ng 10,830 square meters na lupa itong ating pong property. Nakapagpagawa tayo, ang still going. Tapos, naghahanda na po tayo para sa phase 2 at saka phase 3. Kasi yan pong nakikita nyo yan, yero lang yan. Hindi pa yan tapos eh. This is unfinished church. Pagka natapos yon, gigibain yan, iisod tayo doon. Sa isang worship service natin, 1,000 na ang pwede natin i-accommodate. At kayo po ang gamitin ng Lord para magdala ng mga taong mabibless. Amen po. Amen po. So anong nais lang ng Panginoon sa atin? Faith. Magtiwala tayo sa Kanya. For without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that he is and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Ulitin nyo, kayo naman po magbasa kayo. Ready? But without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Pag sinisik mo, hinahanap mo, hindi mo siya nakikita. Hinahanap mo. At pag hinahanap mo siya, nalilimutan mo ang hawak mo. Pag may martilyo, ma'am yan, hindi mo na malaman kung nasaan ang pako. Tama po? Na yung hawak mo, na, nalilimutan mo na pagka ang hawak mong problema ay malilimutan mo na. Ang makikita mo ay solusyon ng God sa iyo. Purihin ang Panginoon. Amen po. Praise God. Praise the Lord. Ang lahat ng yung pundasyon ng lahat ng message po, iisa lamang. At yun ang huwag ninyong kakalimutan. Mahal na mahal ako ng Diyos. Sabihin niyo po yun? Yun. Yun po talaga. Ang bottom line. Yun ang dahilan kaya siya namatay sa cross. Yun ang dahilan kaya siya patuloy na nagtuturo. Pag nakita niya nalulupay-pay, nalilito ang mga tao, magtuturo siya maghapon hanggang gabi. Yun ang reason kaya pagod ako o walang kailangan kahit matanda na ako o hindi ako titigil hanggat hindi tapos ang Lord sa akin. Nais niyang gamitin ako para sa inyo. Amen po. So, ito po, tanggapin po ninyo itong blessing na ito. Hindi ko alam ang details. Hindi ko po alam ang detalye. Pero alam ng Diyos. And now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, Amen and Amen. Kasama natin ang Panginoon sa ating pagwahiwalay. Hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan man.